Isang klase ng lumot na tinuguri ang world's healthiest food daw. Ano nga ba itong spirulina? Paano ito kinukulture? At paano rin kinakain? Panoorin po natin ito. Isang gramo lang daw nito katumbas na ng isang kilong prutas at gulay. Ito ang spirulina, isang klase ng blue-green algae o lumot na tinawag ng United Nations World Food Conference noong 1974 bilang best food for the future. Punong-puno raw kasi ito ng protina, iron at iba pang essential nutrients. Unang nakilala ng pamilya ni Patricia ang spirulina nang magretiro ang kanyang ama. Para daw ma-enjoy niya ang kanyang retirement, uminom siya ng spirulina. Paano ba nagsimula tong spirulina products and ano yung mga discoveries na meron kayo dito? Nung nag-retire po si Daddy, wala po siyang ginawa kundi mag-take ng mga supplements. Pero nung nakatry siya ng spirulina, doon po talaga yung first time nakatulog siya ng mahimbing, nawala yung nervous niya, pati yung sa heart po kasi nga may bara sa puso si Daddy nung time na yon. After 3 months po kasi, nawala yung bara niya sa puso. So doon pa lang nakita naming maganda yung spirulina in general. Para matiyak ang kalidad ng spirulina, pinag-aralan daw nila itong mabuti para sila na mismo ang magparami nito at sa kagustuhang maibahagi ang mga benepisyo ng spirulina sa iba. Nag-apply din sila sa Food and Drug Administration para makapagbenta ng spirulina products. Ngayon na mas pinalawak niyo yung production ng spirulina, may mga products na din kayo, ano yung feedback na nakukuha niyo mula dito? Karamihan po kasi ng mga resellers, yan po, mga resellers namin, nag-start as takers lang din ng spirulina. Sila yung mga may sakit na natulungan ng Aztec spirulina. Tapos eventually, kunento, dahil nga po, something good na makakatulong, hindi mo mapipigil i-share talaga sa mga kaibigan mo. So dyan po, nag-start talaga kami as word of mouth. Tapos nakaka-touch nga po pag nakakita kami ng mga pumupunta dito na nag-hug pa sa mom ko. Second life ko to kung hindi sa spirulina. Yung mga ganun po. Very inspiring for the family. Ano yung mga health benefits meron yung spirulina? Spirulina. Ang una po kasi mararamdaman nyo sa spirulina is yung energy boosting dahil nga po mataas ang vegetable protein niya. And we know naman po ang vegetable protein is yun nga po, energy. At the same time, dahil nga po, vegetable protein is good for cleansing rin. Kumbaga, di ba may bad cholesterol and good cholesterol? Siya yung nagtatanggal ng mga bad cholesterol sa ugat natin. So, dun papasok yung next, yung second na mararamdaman ninyo. Yung second is yung detoxification. So, either nga po, nagpapawis ka or sa pagdumi or sa pag-ihi. Pero ang ganda kasi dito, hindi lang siya yung sa tiyan na detox. It's detox dun sa dugo, sa bloodstreams natin. Dito sa dalawang pond na ito, pinaparami ng pamilya ni Patricia ang mga spirulina. Microscopic ang mga lumot na ito, kaya nakikita lang ng mata natin bilang kulay green sa tubig. Kailangan kontrolado ang pH level at salinity ng tubig para makapagpatubo ng spirulina. Kapag tama na ang timpla ng tubig, pwede nang ihalo ang spirulina culture. 50% culture, 50% water medium. Gano'ng katagal yung panahon para sila mag-grow bago sila ma-harvest? Mga ano, 2 linggo after namin malagay yung 50-50, nakaka-harvest na rin kami. So kapag ina-harvest namin siya, no, it goes through filtering stages. May ibabag na namin siya after namin siya ma-filter ng 2 beses. Yung bag parang filter din. So may ilalagay na namin siya sa bag na ipre-press hanggang sa kapag na-press na, mababawasan yung water niya para siyang cake. Makapal-kapal din, depende sa dami nung nailagay ninyo sa bag. From there, tsaka namin siya dinadry. Kailangan rin ng spirulina ang sikat ng araw para tumubo. Nakakatulong dyan ang mga makinang ito para hindi maipon sa ibabaw ang mature na spirulina at makakuha ng sikat ng araw ang mga baby spirulina sa ilalim ng pond. Na-notice ko kanina, meron siyang movement na isa lang. Ngayon, meron na siyang mga parang paddle na para nagpapaikot sa tubig. Yung mature spirulina lang ang gusto natin i-harvest, which normally goes on top of the water.
yung kapal nila kapag nandun sila sa taas ng tubig, pag na-arawan, masyado siya makapal. Yung mga kailangan pa sa baba na baby spirulina, if you will, kailangan makatanggap ng ilaw, ng araw. So para mangyari yun, kailangan lang natin introduce yung aeration para hindi siya mag-settle lang sa taas. Naghahanda na raw si na Patricia sa kanilang expansion, pero sa ngayon, nakatuon muna sila sa pagpapakilala ng spirulina. Ngayon po kasi, nagiging focus po ng family namin is advocacy na mapakilala talaga yung spirulina. Kasi ang dami pong lumalabas sa market dahil nga po, nakikilala na rin siya. Sana subukan ng mga tao po talaga ang Aztec spirulina kasi ibang-iba po talaga pag nakatry kayo ng Aztec spirulina.